Aray ko, joke lang. Ano na naman to, pahapon. May demo naman tayo nito at tutorial pag binili niyo. Okay, so i-on ko na. Yan, i-on ko yung PDF ko, no? So, ayan siya. Meron siyang 12 volt at ayan, standby niya is 0.03 ampere. So, ayan yung standby mode. Ayan, naka ilaw yung standby. So, once na inon ko yung PB, ayan, naka-on. So, tataas po ang ating ampere. Ayan po, nag 0.75 hanggang sa 0.190, 180. Then, ayan na po, naka-on na po yung ating PB. So, ito po ay ang aking mainboard computer, no? So, way back 2007, nung CRT time pa, ganito din ang ginagawa ko. Puro mga technician ang customer ko, pero mga years ago na. So, way back before, ang tester ko ng mainboard ko ay malaking picture tube. Ngayon, maliit na lang. So, high-tech na ngayon. So, dati, yung CRT board, itetest namin, meron din ako pang test ng CRT board gamit yung picture tube na lumad. So, ayan yung standby ampere, ano na yun, naka-on na yun, no? So, dyan pa lang, nalalaman nyo na kung nag-high ampere ang ating main board. So, dapat hindi pa palo yan ng mga 3 ampere or something. So, depende rin sa kung anong klase main board. Kung main board nyo na matataas ang wattage, medyo tataas din yun. So, ayan, dako tayo dito sa ating RT809 na app. Pag binuksan nyo po yan, ito po ang lalabas. So, ito po yung apps natin. So, dapat naka-VGA, no? Pupunta sa VGA. Then, click nyo po yung audio. So, ayan, ito yung palatandaan na working yung programmer nyo. Ibig sabihin, connected. Tapos, ayan, minsan naglolo ko yung ganyan. Puhugutin nyo lang to. Tapos, resalpak nyo lang ulit. Then, after nyo masalpak, try nyo ulit auto ISP. So, dapat madedetect. Ayan. So, napansin nyo, na-detect na ng ating programmer ang board. So, ibig sabihin po nyan, sabagay, working naman yung unit natin. So, try ko muna i-off to. No? So, dapat kasi naka-standby. Pero yung iba, minsan gumagana kahit naka-on. Eh. Naririt naman siya. So, after nyo ma-detect, so, try ko ma-detect. Ayan. So, after nyan, press nyo po yung read. So, yung read. So, detect ulit natin, no? Pag ayaw. Ayan. So, read. Ayan, nag-read na po siya, no? So, tumakbo na po to. So, medyo may katagalan lang po to. Nag-uusap pa sila na mismong mainboard. So, i-wait nyo na mag 100%. Once na mag 100% po yan, okay na po yun. Lalabas na po yung kanyang save file. So, medyo matagal lang to. So, wait na lang natin hanggang sa mag 100%. Sir Mid. Ah, yes sir. Ano po pagkakaiba nung bin file sa firmware? Yung bin file po ay using programmer. Yung RTF pa ano, yung firmware. Kaibahan nila. Mas mabilis po ang firmware kasi wala nang computer na kailangan. Ang need mo lang po noon, USB na may lamang firmware. Pero para lamanan po yung USB mo, need mo ng computer or either cellphone. So kahit cellphone lang,
na may OTG. So, isalpak mo yung USB mo via OTG. Then, download mo yung firmware, copy-paste mo sa USB. Then, ganun lang kadali ang USB type. Hindi mo na need ng i-read, i-write, dahil automatic na po yun. So, ayan, malapit na siya mag 100. Actually, reading pa yan. Mamaya, nag-verify pa yan. Ayan, auto-verifying. So, be sure po na lumabas yung ating save para ma-save natin yung file. Then, mamaya, tingnan natin yung mga hex file doon sa na-read natin. So, actually, ito pala, no? Nagtumana na ulit yung ating record. To join. Yeah. So, gumana na ulit. So, minsan, di ba naka-standby yan, nag-automatic on yung TV after na ma-read niya to. So, after mag 100% yan, nag-automatic on yung TV. Pero depende rin sa board ng TV, sa main board. Then, wait na lang natin, no? Medyo matagal ng konti. Unlike kung IC type, dun sa IC, so it takes 30 seconds to 1 minute lang kapag IC mismo ang i-read natin. At lalo na kapag smart TV na ang i-read nyo. So way back before, nag-try ako via RT809. Ni-read ko yung smart TV mainboard namin, ito. Ayan, ni-read ko to. Pumalo almost nasa 3 gig yung files at inabot ng isang oras bago ko ma-read yung buong 3 gig na files dahil sa sobrang taas po ng capacity ng memory ng mga smart TV. So, ayan, gumana na po. So, kapag gumana na po yan, pwede nyo na pong lagyan kung ano mang model. So, example po yan is Uniboard po kasi yan na jumper type. Then, after nun, pwede mo kunin yung board number kasi ginagamit rin po yan. So, ang board number po, ayan. So, HD-VX9. So, ayan po yung ilalagay natin dito. HD-VX9 -AS. -AS version 4. Version 4.2. Napansin nyo, nag-on na yung TV. So, hindi ko naman yan in-on, di ba? So, yun. Nag-auto on siya. So, kung ang sira ng TV mo ay standby, good news, napa-on na siya. So, ayan. After nyan, i-click nyo po yung save. Yan. So, save. After nyo kasi, para malaman nyo na may laman talaga yung na-read nyo, i-click nyo po si buffer. Ayan. So, si buffer, kapag kakinilig nyo yan, yan. So, yan yung mga laman niya, no? Actually, mahirap intindihin to kung ano sinasabi. At the right side. So, ayan, dito sa right. So, ganun lang po. Ngayon, kung gusto nyong mag-program, ang pay is ganun din, auto ISP. Tapos, Saan na-save yun? Kung saan folder nyo po nilagay. So, ito, magra-write tayo, instead na read, ang gagawin nyo is open. Katulad lang din po doon sa ating yung CH341, open, then hanapin nyo po kung saan nakalagay yung ating firmware. So, kunyari, ito yung firmware na ilalagay natin. Double click nyo lang or open, then para malaman nyo kung may laman yung nilagay nyo, buffer kayo. And so, ayun yung laman ng inanan natin. Then, apo. So, be sure kung saan. Then, after ma-open nyo, ira-write nyo po.
So after ma-write, magra-write, after mag 100%, ayun, mag-o-okay na po yun. So ganun po ang technique ng process. Lang, i-allow ko lang ito mga iba. So eto, try natin na, ayan, then mayroon din another option si, ano, si Arte ito na yung tinatawag nating serial print. Etong serial print, yan po yung bagong features ni Arte 809 kung saan binibigay po niya kung ano man yung mga log na binabato ng programmer. So, ito, try natin. So, itatry kong i-power off po yung ating TV. So, power off po. Tanggalin ko sa supply. Ayan, nawala ng supply. Then, itry ko i-on. So ayan no, napansin nyo noong nag-on na ang sinabi niya ayan, lumabas po yung log niya. Sobrang bilis lang po yan, as in ayun, hindi nga natin napansin na gano'n siya no, na log siya. Ayun ang sabi niya, basahin natin yung log niya. Distance driver, ganyan. Ito, nakalagay pa una, power on, okay. Initialize yung keypad. So, yan yung sequence na ginagawa ng ating... So, nandyan. Sinabi pa nga niya, okay, keypad okay, power on, ganyan, power down. Then, ngayon, naka-standby yung unit. So, itatry kong i-on. Ayan siya, standby, no? So, itatry kong i-on, then check natin kung anong sasabihin ng ating... serial log. Ayan, inon. Ayan ha. So, after kumaon, ayun, sinabi niya na no aging mode. Kasi yung pinakadulo niya, yun ang lumabas. PMP ni ko. Ayun. Alos lahat ng log, nilalag naman niya. Then, try kong ang volume-volume. Ating mag-menu. O, yun din, no? Gumagana din, no? Galing, ah. So, bawat press ka ng button, gumagana siya. Ay, so, doon pa lang, gamit pa lang RT8, tingin natin na serial print, doon naman na natin kung trouble ng ating unit. Kasi karaniwan, kapag may trouble, tulad ng ginawa kong Focus Smart TV, bandang dulo, nagsabi siya fail. So, initialize fail, ibig sabihin, may error. Tapos, itabas niya yung mga error na de-detect niya. So, ayun, yun yung gamit ng ating RT89. Then, ano pa ba? May tanong kayo? May question pa ba? Okay. At be sure guys na mayroon kayong pang service mode na remote, no? So, ito po yung aking ayan, ito yung aking pang service mode. Kung mapapansin nyo, one click lang po yan. Lumabas ba? Ayan, so one click lang lumabas yung service mode. Then, ito naman yung one click aging. Ah, hindi yata lumabas. Wala ata. Hindi ko yata ito na programa ng aging. Service mode lang. Ah, wait. Satellite TV, asan? Hindi ko na siya nalagyan ng aging mode. So, ayan. Ito yung pinaka-option. Then, ayan, may question? Sige, question tayo. Ano? Sir, pag yung anong set nung ano? Nalin, sir? Yung firmware ba yun, sir? Ah? Yung mga gamit? Ay, yung mga gamit. Isin natin. Isin ko po sa GT. Yung mga gamit na gamit nyo. Okay, sir. Boss, boss, boss.
Yes, sir, may tanong pa? Yung pang service mode, sir, yung ano, yung remote pang lahat na po yan. Ay, ano, sir? Yung remote, sir, pang lahat na. Yung remote po. Kahit anong ano na, pwedeng gamitin sa lahat. Nawala. At service mode? Apo. Wala pong lahat na service mode. Actually, meron akong dinidevelop na remote. Ito, papakita ko sa inyo, no? Yung aking dinidevelop na remote since I am a programmer. So, kinukuha ko po yung mga hex file ng mga remote. So, nandito siya. Check ko lang kung obra. Na umaga yung doon sa IR. Uy, ganun yung talang ito muna. So, yung pinost ko kaninang umaga, yun yung pang-read namin ng remote hex file o remote code. So, ito, using Arduino. Then, teka lang, asa na ba yung aking file? Ito yung aking hardware. Ay, baliktad pala. Tara. Ilipat ko muna yung camera. No option, toggle camera. Yan. Ito po yung aking hardware ng ginagamit ko. Ito po yung sensor. Then, ito naman po yung transmitter. So, yung sensor, para ma-read po namin yung pinaka-code ng remote. Then, itong ating transmitter, siya naman po yung magta-transmit ng signal doon sa mismong TV para po mapalabas yung service mode. So, ito naman po yung aming code na kung saan naka-encode po yung nireed na mga remote hex file. Kaya kung mapapansin nyo dyan, ayan, service mode ng Samsung. Ang nilagay ko is this display menu mute power. So usually yan yung service mode kasi ng Samsung. Then ito naman sa Panasonic or Uniboard is menu 1147. So actually nagtutuloy-tuloy lang yan eh. Kaya dun sa demo ko, mapalabas ko ang Samsung, ang LG, ano pa ba yung service mode na palabas namin? Samsung L, ayun, tsaka yung Uniboard. Then, kinopyan na rin namin. So, kada mayroon kasi kaming ma-repair dito na may kasamang remote, kinokopyan na rin namin yung program. Para in case na may mga ilangan ng remote, kaya na po namin ibigay sa kanila, pinoprogram lang po namin. So example, kailangan mo ng smart TV na Prestige. Ayan, ipoprogram lang po namin yan doon sa aming remote na programmable. So pwede ka na namin bigyan ng remote na yan. So ayan po yung ano. Then another pa, actually madami pa to eh. Madami na kaming code na ilagay dyan. Ayun, medyo nag-hang na siya. Okay, sige. May tanong pa? Wala na? Tanong, sir, tanong. Sige, tanong.
Sir, pag nag-check mode ba, kasi may mga na-check mode ako, na tatlo siguro. Ano bang pwedeng maiwasan na, kasi pag nag-check mode ako, napupunta minsan doon sa hindi ko alam dahil pinipili ko yung check mode. Kaliba, lumabas na yung ano, lahat ng pinipilian mo doon dahil siyempre, kung baligtad, gano'n. Oh, baligtad. So, may napindot ako, ano, na, may napindot ako na nawala talaga, tapos nagbablock na, white, nag-red. Ano bang pwedeng iwasan doon na? So, ang technique po niyan, kung magsi-service mode kayo, tulad nga ng sabi ni Sir Fred, at saka gaya din nung sinabi ko, i-back up niyo po muna yung data using programmer. So, read niyo muna. After nyo ma-read, at least may backup na kayo nung working, di ba? So, ngayon, after nyo ma-read yun, ito pa pala, ang dami pa namin code, no? So, ito yung mga, ayun, pati Extreme Digibox pala, na ano, na-copya na namin. Cybertex, Digibox. So, yan yung gamit namin. Okay, yung sa tanong mo, no? So, be sure na i-backup mo muna yung data ng bin file na in case nag-service mode ka at na-rumble-rumble mo na, hindi mo na alam kung paano siya, minsan nag-aging mode yun. So, mababalik mo siya using programmer. So, gagawin mo, i-write mo lang yung nakopya mo na backup. Paano sa kung wala ka backup, sir? Good luck. Kaya nga, lagi naming paalala or lagi naming take note, be sure to backup. So, yun po yun. Yun yung dahilan kung bakit need mo i-backup. Another dahilan po yun kung bakit need mo siya i-backup. So, bago ka kumalikot, be sure na i-backup mo. Kasi once na ayaw na mag-on, aging na siya, wala nang another option yun, kundi yun lang. Need mo lang i-write yung na-backup mo. Kung wala, ang gagawin mo is manghiram ka ng unit na kasing modelo o kaya mag-antay ka na magkaroon ka ng ganun. Or pwede mo kaming i-PM, kung may available kami, isa-send namin sa inyo yung mga backup na bin files. Yun. Lalo na kapag bumili kayo ng programmer sa amin, so mayroon tayong support na available. Huwag kayong bibili sa walang support kasi sayang lang ang bili nyo. So tulad nung mayroon akong estudyante na bumili ng 3,000 o 3,500 ata bili niya, kaso sayang lang yung bili niya kasi hindi niya alam paano gamitin, then the same time wala ding support, walang bin file support. So, nagbayad siya sa akin ng 3,000 para lang sa support at sa bin file. So, ang importante kasi dun is yung bin file, yung mga support. Ayun. Okay, sir, tanong. Tanong pa, sir. Okay na, sir. Okay na? Okay. Okay, kung okay na, so magpatugtog tayo ng aming ating YouTube channel. So don't forget to subscribe guys sa ating YT. So mga bagong information pinopost ko diyan, the same time nandun din sa website na gawa ni YT Electron. So, ito yung ating channel, no? Yes. So, punta na kayo dyan. Comment lang kayo. Kung may mga tanong kayo, pwede rin. Ah, ito yung firmware, no? So, yung firmware natin, ayan po yun, USB lang. Sasalpak nyo lang yung USB. Hold nyo lang po yung power. Tapos, after you hold, saksak nyo yung TV. Magre-refresh na po ng kusa ang ating So yung mga firmware po natin, sobrang dami po nating available na firmware. Almost nasa 1,000 plus yung firmware na available natin. So ito po. Kaya magkano magagastos namin dyan sa firmware? Sa firmware, ang bagan lang po yun sir, sa murang halaga lang. So ayan po yung mga firmware natin, iba-ibang brand, iba-ibang model. Yung latest natin, meron na tayong Hisense at Divan. Eto. Smart TV to, kakabigay lang. At may available din po tayong board niya. Brown niyo po.
Ah, yun. Ano to, smart TV na. Kakakuha ko lang. Ipapadala ko. Order kasi itong ng estudyante namin ng batch 1. Ayan, bagong-bago. Galing pang factory. So, buto may factory na ngayon tayo makuhaan. In case may mga trouble. Then, ayan, atong firmware na to, pinadala din to ng ating supplier. So, kaya importante na may grupo tayo. Then ito naman, ito yung Sharp natin, sobrang dami nating firmware. Ayan, tarantado to. So, ito yung sira eh. Ito yung sirain ng mga ito yung mga sirain. Kaya lang, mimit ko lang. Mimit ko lang, medyo may ano, okay. So, mute ko na. Ayan. So, yun yung mga firmware natin, no? So, sobrang daming available na firmware. Skyward. Marami rin tayo, Skyward, yan, may ibang model po yan, mga smart TV rin tayo. Yung Skyward at yung Koka, isang company lang, ayan yung Koka natin. Ito yung Android, kung may mga Android TV tayo, mga karaniwan hang logo. So yan, firmware lang po ang katapat. Kasi medyo mahal ang RT809H at mahirap din kuhain yung bin file ng RT. Ng mga smart. So, then mga China naman natin, ito, marami rin tayong China board. So, iba't ibang China board yan. Maganda yan. Yan, ito. Yan, mga Uniboard. Ito yung firmware ng ating Uniboard na, ito yung rare, ang rare na Uniboard kasi ito na China, na smart TV. Almost walang mahanap. I think kami pa lang yung mayroon. So, yung supplier ko kasi from China. So, ang maganda ron, nagbibigay sila ng support. Hindi ako bumibili ng walang support dahil aanhin naman natin yun kung wala namang support at hindi magagamit. Kahit gaano kamura yan, wala lang, basura lang yan pag hindi gumana. So, ayan. Ano pa ba? Ayan, iba-ibang Uniboard yan. Ewan ko kung ilang gig tong files na to. Check ko nga kung ilang gig tsaka kung ilang available nating files. Mataas to eh. Almost 18.9. Wait. 19? Okay, tamaas pa. Nasa ano siya oh. Ele, dami pala nito. 14,000 files. So, akala ko 1,000 lang yung files natin. No? Di pala, umabot na siya ng 27,000 files. O 30. 30,000 files na siya. Di pala, dami pala nito. So, ganun po kadami yung files natin. Kaya, sulit na sulit po yung ating GC. 46,000. Nagbibilang pa rin. So, ganun po kadami yung files natin, guys. Daming nilalaman. So, ayan po ang ating mga firmware. Diyan po ang support natin. So, mayroon nga nagsabi. Yes, sir. May nagsabi kay Sir Wang na, may nagsabi kay Sir Wang na hindi daw importante ang programming. Tama ba yung surprise? Nasaan yung surprise? Ano ba yung sinabi sa'yo surprise? Wala na. So, may nagsabi yata sa kanya na hindi daw mahalaga ang programming or ganun. So, actually, karaniwan sa mga super yaman sa buong mundo ay mga programmer. Si Bill Gates, programmer po yun. Ang may-ari ng iPhone, programmer, even may-ari ng Google, programmer.
So hindi niya alam ang kahalagahan ng program. Mayari ng pera, sir. Bill Gates. Mayari ng buong, hindi naman po. So actually si Bill Gates ang isa sa mga pinakamayaman sa buong mundo. Yes. Pero nalaman na siya ni Jeff Bezos. Si Jeff Bezos ang may-ari ng Amazon. Still programming, programming company pa rin ang Amazon. So, ayun. So, pag tinignan mo yung mga highest na mayayaman na ano, so, hindi naman sa gusto nating yumaman dahil mukha tayong pera. Siyempre, yumaman para tumulong sa kapwa, di ba? Hindi naman tayo makakatulong kung naghihirap rin tayo, di ba? So, yun naman yung ano natin. So, actually, si Bill Gates ngayon, siya yung nagpapaunlad ng Africa. Siya yung nagbibigay ng internet, libreng internet at computer ata sa Africa. So, yun yung mission. Then, Facebook. Si Facebook ang nagbigay ng libreng messenger, di ba? Mapapansin nyo ngayon, nakakapag-chat kayo kahit walang load? Yes. Ayun, dahil kay Facebook yun. Nakipag-tie up siya para maging libre ang messenger. So, yun ang halaga ng programming. So, we learn on nag-aaral tayo ng programming or kung ano man yung need nating matutunan to help others. So, yun lang naman yun. Pero hindi natin maiwasan na talagang kikita tayo by helping others. Ayun. Sige, sir, may tanong pa? Ay, oo, may tanong pa. Sige, sir. Hello, sir. Narinig niyo? Yes, sir. Okay, sir. Yung sinasabi mo sa inyo, sir, na ano, yung firmware, yung ba yung pinag-ambagan natin dati na ano? Kasama ka na rin, sir. Ayun, good news. Kapag may available ka na re-referin na mayroon tayo, PM mo lang ako, ipapadala ko sa'yo yung firmware na need mo at saka yung instruction kung paano siya gamitin. Okay, so, sir. Salamat, sir. Sir, may any amount ba yung sir? Sir? Any amount? Ano, sir? Any amount? Ay, hindi po. Bali, mayroon po specific amount doon. Isisend ko na lang sa GC kung paano ang ambagan. Actually, pataas ng pataas yung ambagan dahil lumalaki ng lumalaki yung halaga ng ating mga firmware. Dati 1,000 lang ang ambagan nun eh. 1,000 only na yun, pero ngayon medyo lumaki na. Kaya yung ibang inoferan dati, so sabi nga, once na may mag-offer sa'yo ng ganun, one time lang po yung offer na yun. Kaya kung hindi mo tanggap, parang magagaya ka dun sa inoferan ni Mark Zuckerberg ng business opportunity na Facebook. Dalawa lang ang sumipot. Lima po yung inoferan niya, dalawa lang ang sumipot. So yung dalawang sumipot, billionaryo na ngayon. So ganun po yun. Lifetime yun, sir, no? Apo, lifetime na po yung ating support sa PEMWEB. So, ganun, sige. O nga pala, tuloy tayo sa ating, sana ba yung aming videos, no? Kasi yung yan, ating no? Seminar, ayan, yan yung bagyo seminar namin. So, actually, yan, ito yung ating advanced CD LED. Kailan yan, sir? Na, Ayun, yung latest lang to, tsaka batch 1 at tsaka batch 2. Anong mga ano yan, sir, month? This month, this year lang, sir? Oh, ito ay, no? October 7. Ah, last year. Actually, ngayon lang. Oh. Actually, nandito kayo eh. Yung mga huling video, nandiyan kayo. Ah, okay. Pasubscribe na lang, ha? Huwag niyong kalimutang mag-hit yung ating subscribe button at yung ating notification bell. So, way back before, noong face-to-face, medyo nakakarating na kami sa malalayo all over the Philippines. Pero ngayong online seminar, abot na po natin kahit sa sulok ng mundo.
So, ayan, tulad ng kwento ko ng kanina, ayan, meron na tayong mga naabot na nasa ibang bansa. Parang ano kaya, Itbulaga. Ayan, dati ano lang kami, Itbulaga. Ngayon, wawawin na kami. Ang sulok ng mundo. Ayos, sir. Ayan, yung sila po yung batch 1, guys, ha? Ayan. Sa bandang dulo, nandun kayo, eh. Naihabol ko kayo sa, ano? Ayan, si Sir Gani. Naihabol ko kayo sa video na yan. Bandang dulo ata kayo. Yung first at second session ata, nandun kayo. Kasi October 7. Overtime ako. Oo, overtime tayo, ha? Okay. May ginagawa ko sa bahay. Ayan, yung mga turo ni Sir Gani, yung mga clocking method. Ayan, ituturo namin yan sa fifth session. Yung mga bakit ba nagka-cut, ano yung post, saan ika-cut. So, yun. Importanteng matutunan nyo kasi yun. Kaya, huwag kayong umabsent dun sa days na yun. So, actually, lahat naman ng days importante para pag magka-troubleshoot na kayo, wala na kayo, hindi na kayo magtatanong or kung magtanong man kayo, nagigets nyo na kaagad. Kasi medyo mahirap yung sabihin namin, check mo to, eh hindi mo pa pala alam. Or umabsent ka pala nung time na yun. Hindi, wala na. So, after nyo nga pala gumraduate, isasali namin kayo dito sa page natin. Mayroon po tayong page, no, na hindi page, FB group, kung saan nandun po yung lahat ng batch, from batch 1 hanggang sa inyo. Then eventually, pag nadugtungan pa tayo ng batch ng online at face-to-face, ma-add namin dun. So, mawaga lang. Sige. Ilagay ko na sa dulo, no? Ito po yung ano, batch 1 namin. Yan sila. Yan yung mga nare-refer nila. Pinapost nila yan. Ito po yung ano, group, no? Advanced LCD LED TV Seminar All Batch. Isisend namin yung link na yan sa day 6 after ng graduation. Okay, sige, bye-bye. At teka lang, mag-picture-picture muna pala tayo. Panghuling ano, yan. I-on ko muna tong record pa rin pala yun. Post over lang. Okay. On muna camera, tapos picture tayo. Yan, nasa Sarawang, no? Okay, so ano kasi sa Sarawang, eh. Hit like. Medyo ano kasi si Sarawang sa internet, hindi Andy. So, unlike dito sa shop namin, only internet dito. Kaya sinusulit namin dito, internet. Ayan, si Sir, ano ba dito si Sir? Ayan, Edgar. Hello, Sir Edgar, Sir Dixon. Sino ba ba? Sir Arnold. Montemayor. Sir Montemayor, anong batch ka nga dati? 35, sir. Ayun, no? So biruin niyo si Sir Montemayor, batch 35. Ngayon, 43 na. So, nag-review si Sir Montemayor kasi meron ng mga nabago. So, madami nang nabago sa seminar ng mga information. So, yun naman, eh. Basta laging pag nag-upgrade yung technology. Upgrade, upgrade. Need din nating mag-upgrade. So, ayun lang. Sige, guys, salamat. Salamat, sir. Salamat. Next sir. Sunday uli. Okay, next Sunday uli. Good night. Salamat. Salamat, sir. Pama.